Good morning, ano? So, we're going to Davao Oriental. Oh, yes! Welcome to my vlog again. We are here right now. We are here right now sa ating bagong episode of Clintex Channel. Now guys, kakain na tayo. It's already 3:30 plus. And yun na nga. Naka-ready na ang ating ride for today's event. Tapusin lang natin to and let's go. And I forgot. Kita nyo yan. Kaya tayo magbablog kasi kukontinue natin yung vlog na yan. Which is the 46 teeth chain ring. Oh yeah, let's go. Woo! Ang aga! So let's go na guys! Grabe, umulan pala kagabi. Lakas ng ulan kagabi, guys. Ayan, guys, madilim pa. And oh yeah. Grabe. Daan-daan lang tayo, guys. So, ayan na. Andito na tayo sa Jollibee SA, guys, ano pala? Gaysano ba yan? Yes, Gaysano. So, papark lang muna natin to. Antay tayo sa mga kasama natin. Kasi sabi, alas 4, alis. And now, nasaan na sila? Wow! May mga bikers din doon, no? Ano kaya sila? So, ayan o. Nandito na sila, and may nauna na rin. So let's go. Oh yes, I'm with Warren Boy. So andito kami ngayon sa Carmen. And maganda na yung ano, yung pavement ng road. Unlike doon sa Panabo, pangit. Team hybrid. Oh yeah. Team hybrid. Let's go. Morning, team.
So ayan, pitik muna tayo kay Sir Tizal. Oh. Pitik. Oh yeah. So while waiting sa iba, no, meron pa kasi kaming inaantay pa ibang kasama rin namin. So ngayon andito kami sa may Tagum, kasi dito kami papasok. Dito papunta kaming ano, Davao Oriental na sign, Davao Oriental sign, ganun. Sa may Mati na yan, papuntang Mati. So right now guys, pag-uusapan natin yung 46 teeth na ano, ha, ito. Ano siya, okay siya sa speed. Neutral lang talaga, hindi naman talaga ganun ka bilis. Kaso nga lang, the problem is ganito. Yung tendency niya kasi, dito malapit yung paha mo, pero dito napaka layo. So ang mangyayari, pag magra-ride ka, yung right foot mo nandito, tapos yung leg mo dito, mahirap. Diba? Hindi siya, kumbaga, hindi siya pantay. Yun. Yun yung tama na word, hindi siya pantay. Ganun. So, tara, doon muna tayo sa may arko. Picture-picture tayo doon. So, ito yung sinasabi ko, guys, na mas malayo yung nasa right mo kaysa left mo foot. So hindi siya maganda. Ganun lang. Di ba? Nope. So this is the boring part. Puro straight na lang, guys. So oh yeah. Waiting sa iba namin kasama, bili muna kami ng tinapay, nakain kami sa daan. Ito pinili ko, guys. Ito. Ipikit lang yung mata. Alright. So tapos na kami kumain dito sa baka naman. And we will go going there. So here we are at
malayo pa yung destination natin. Let's get it on. Joke lang. Mga 5 kilometers or 4 kilometers na lang. Naantay ko itong kasama ko kasi nagkakasprain siya. Bikog. Sprain ba tawag yan? Comment down below guys kung anong tawag ng bikog in English. Ayan o, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh yeah. Ikaw naging bita sa akin, my man. Ayan siya guys. Oh yeah. Okay, malapit na kami guys. Ayan na. So ang tanong, kamusta ang bikog? Oh come on. Oh yeah, malapit na tayo. Ayan na. Tara, uli na ka. Tara. So, pahinga-pahinga muna tayo dito guys. Oh yes. Balik-balik ba yan, ha? Ibig sabihin yan, ano, balik-balik din. Alright. Pa-picture lang, no? Video pa napindot. Thank you.
ito yung ano, the best dito, bulaluan. Ayan ang bulalo ng okay. So, kain muna tayo guys. Ubos. Oh yeah. Sarap. Kakatapos na natin kumain doon, no? Sa Bulaluan. So, we're back here. Ayan na nga. Ano, third time ko dito? Third time ba? Yes, third time. And this is the time na pwede ako mag-vlog. So, yung bike to, yan. Napakaganda yung, ano, yung result ng chainring natin, ano. Pero yun nga. Meron yung mga bagay-bagay na syempre hindi natin gusto. Ano ba to? Parang akong na-overrun. Syempre hindi natin gusto, especially yung ano, yung step side natin, yung sa paa natin dito. Kumbaga ito yung saddle mo, ano nangyari? Naging ganyan yung itsura. So paulit-ulit kasi nga ini-explain ko talaga sa inyo guys kung ano ang differences ng mga ano ng mga bikes or especially yung mga accessories na bibili ninyo, okay? So ito na nga yung bikes natin. Ito yung chainring natin, napakalaki ng gulong. Pwede rin ano, yung chainring natin pwede natin palitan ng mas malaki. However, kung titignan nyo yung gap dito, napakalaki talaga, no? So better use a smallest one sa mga sa mountain bikes ninyo kasi ito ginawa ito for exit type, no? So hindi malaki, hindi masyado malaki yung ano, yung kinakailangan yung chainring. Kumbaga let's say 38 tip pwedeng-pwede na yon, ganun. So oh nga pala, before tayo mag-stop sa ating vlog, ito nga pala guys, as you can see, hindi ko pa ito nare-review na tumatakbo ako. Now, kanina ang ingay niya. So, tinignan na ito ni Sir Carlo and he said na hindi niya mapapagawa or hindi niya magagawa dahil sa dahiladan, hindi siya, wala siyang open space dito sa loob. Kumbaga naka-close gap siya. So hindi niya kayang lagyan or let's say lagyan ng epoxy type na ano, na liquid para maging firm yung nasa loob niya. So yun nga guys. So here we are at Davao Oriental Welcome Park. O nga pala, Welcome Park pala ito guys ha. Dito yung ano, malaking CR. Ay, sorry. Malaking cafe. Yan. And then so and so forth. Di ko alam. Di, close kasi siya eh. Ang open lang ito lang dito. Yan, mga pagkainan. Mga masasarap na mga pagkain. Na napakalupit, ano? Oh, yes. So, ayan. Peace! So yan na nga ano, dito na natin tatapos tong vlog na ito, no? Ano ba yun? Para ako ano. Anyway, ayan nga, pinahiga ko na lang siya because wala na sagi sa ano eh. Tsaka dito din, pangit, parang matutumba siya. So tinumba ko na lang talaga siya. Right now guys, sana nagustuhan nyo itong video na ito and hope you like, share, and alam nyo na, bahala kayo dyan. Anyway, here we are at Davao Oriental Welcome Park.
brings you Clintex Channel. Oh yeah. So yun na nga yung review natin sa chainring and kasali na lang yung saddle. So I think this is 82 kilometers from our home going here. Reko. So oh yeah. Ano yung sabi ni Kong? Chicken feet out.